Welcome back sa Buhokgaming. So guys, for this episode, meron tayong update para dito kay archeworld. So right now guys, no, nag-grind tayo. Right now, nasa level 31, level 30 something na tayo. Pero pagdating ng level 30 guys, dito sa archeworld, madami pa pala silang features. Okay, kala natin yung mga early stage, okay na. Mas okay pa pala pag nasa mid-tier level na tayo. So isa-isahin natin ano ba yung difference pagdating sa level 30 guys. Right now, nung ilalaro natin yung archeworld, napakalaki talaga ng open world na to. Naglaro tayo ng mga ibang open world kahit sa mobile, okay, kahit sa PC, yung mga kabal, Rohan, RF Online guys, mga open world din yan. Pero itong archeworld guys, play and earn to, pero okay, mai-enjoy mo talaga yung pagka-RPG niya. So anyway, wag na natin patagalin yan, i-check na kagad natin yung gameplay for this one. And anyway guys, soon na, no, sooner or later, magla-livestream tayo para dito sa archeworld kasi parang feeling ko pag mga quick overview lang, hindi natin natatackle, no, yung mga ibang issue about this play and earn. Anyway guys, right now dito rin pala sa Buhokgaming channel, meron tayong mga pag-giveaways. Okay, so wag na lang kayo mag-isip baka ma-miss out yung giveaways natin. Anyway, etong archeworld din ilalagay ko dito sa Wikibit guys. Alam niyo naman dito sa Wikibit, okay, yung mga documentation especially dito sa archeworld, ipo-post ko doon para anytime pwede niyo basahin yung mga issues, yung mga topic about sa cryptocurrency and similar din dito sa archeworld. Anyway guys, right now, para hindi ka man nakapag-subscribe, pwede na lang muna ng subscribe button pati na lang ng notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. Guys, dito sa Buhokgaming channel, nag-upload tayo ng mga bagay-bagay na pwede natin na pagkakitaan. So anyway guys, simulan na natin, ang dami ko pang sinasabi. Let's play archeworld. So, yan guys, no, level 31 na tayo dito sa archeworld, okay? So, marami tayong quest na kinuha. Actually, we have several quests. Umaabot na ng 7 yung pending na quest natin. Guys, ito yung character natin. No, malaki na yung level niya since we last time played this game. And then, yung mga equipment natin, medyo naayos na rin natin. By the way, guys, we already have mount na. Okay, may mga kabayo na tayong pwedeng gamitin para sa mga quest natin. Okay? So, again guys, no, yung term, in term naman ng mga skill niya, mas madami tayong skill na pwede nang gamitin, okay? So, tapusin lang natin saglit yung ibang fetch quest. Alam niyo naman guys, no, pag mga RPG game, common din yung merong mga fetching quest. May papakuha lang sa iyo, ganito, may gagawin ka, pupuntahan mo rito, and then with that, magkakaroon ka na ng level or something. Labas lang natin yung quest na yan. So, ayan, nakita na natin yung trash bin. So, yan, okay na. And then, since number 1 yung kinukuha kong quests, guys, consistent, dapat doon ka lang muna sa number 1 para at least hindi ka malito. Okay, yung mga pending quests mo, may number naman yan and may number din dito yan. For example, itong number 1, 159 meters yung layo. So, yun muna yung tatapusin natin. And pag natapos na natin yung number 1, siguro saka tayo mag-proceed sa ibang pending quest natin. Okay? Nasa pinakataas siya. Kunin natin. Surrender natin tong quest natin. Yan. So, dito natin bigay, no? Okay na. So, wala na yung number 1 sa map natin. Magkakaroon ulit niya ng panibagong number 1 kung kukuha tayo ng panibagong quest. And since marami pa tayong pending, siguro hindi muna tayo kukuha ng quest. Tapusin muna natin yung number 2. Again, sa mapa natin, ito yung number 2. Pero dito sa navigation natin, ayan, yan doon yung kukunin natin. Actually, complete na to eh, no? Isosurrender ko na lang. So, yan yung number 2 natin. Pakay muna tayo sa may iwanang 4C. Ayan. So, ayan, surrender lang natin yung quest natin dito. Ayan. Okay, so number 2, ano pa ba? Number 5 din, complete na. So, more on, sorry lang muna. Again, nasa fetching quest tayo, alright? Guys, pwede ka mag-sprint kaso wala yung stamina mo, ha? Mauubos yan. Ayan. And then siguro after nitong number 5, pakita ko sa inyo yung mga bagong skills natin. Sobrang daming bagong skills, sobrang daming pwedeng gawin dito sa game na to. Napakadami, napakalawak ng mismong gameplay niya. Okay, hindi ka maboboring yung story.
So ang napansin ko guys, no, kung gusto mong mas mabilis yung level up mo, mas gumanda yung grinding mo, more or less mas maganda guys mag quest ka lang muna. Okay, mag-focus ka muna sa quest mo, and then pa yung ibang item kasi guys, binibigay lang true quest lang talaga. Okay, mas maganda makumpleto mo muna yung mga item mo bago ka mag-proceed. For example, ito mga level 25 enemy na yung inaharap natin dito, no. So paano nga pala yung combo? Yan. So inahin natin yan. And then try natin ang try niya. Ganun naman siya. So again guys, nakita niyo naman, no, medyo malakas-lakas na tayo. Para tayong nagde-dempsey roll, guys. Yeah. So again, guys, no, yung level 31 ko, kayang-kaya ko na talunin to mga level 25. Actually, kahit level 30, hindi ko sila nakikita ng hirap talunin. So, siguro at least level 1 gap, kayang-kaya na, no? Saka yung combo ko, again, guys, na ganun pa rin, ha? Ito, pampag maganda to, papalayuin siya, kong nilimay yun, diba? So, depende sa ability nyo, guys, na. And so, again, mag-schedule tayo ng live stream for this one, no? Para at least, mas makita. Nag-plot. Ba't nag-plot yun? So, yun na. Mag-aawala na tayo ng live stream, no? Kasi madami tayong pwedeng tackle dito na issue. Ano ba ito? Tulog o patay? Ito pa lang. Yan. So, tuloy-tuloy lang na. Ito naman yung parang cunning blade na gusto ko. Cunning blade. Ah. Pero pag feeling mo, kaya mo na ng mili-mili na lang. Mili-miliin mo na lang yan. Ito poison. So lahat ng attack ko, yan o, nagkaka-poison siya. Na-poison siya. Sa cunning blade natin yan. Cunning blade. Dude. O yan, last one hit yun. Accuracy nun, around 75 accuracy. So, medyo mahirap patamayan. Pero pag tumama naman, solid talaga. So, pag naubos yung mana natin, meron na tayong plot para sa mana. Yan, para mas mabilis ka mag-regen, no? So again guys, para sa akin, no, crucial yung mag-level 15 ka muna o Buhok Gaming. Bakit kailangan ng level 15 sa game yan? Kasi by default, no, itong second na slot, okay, lalabas to ng level 15. Ibig sabihin yung second skill mo or yung second job mo, lalabas siya ng level 15. Kasi papapiliin ka dyan eh. So una kasi yung pinili ko is yung archery and then shadow play. Okay, so kung archery ako, okay, early level, pwede kang pumili ng ibang class pagdating ng level 15 mo. So, bakit ko pinili yung shadow play? Feeling ko lang combo siya sa mismong game style ko. Okay, kasi diba, long range ako, and then pag medyo malapit na, minimili ko siya, which is, for example, itong poison, kailangan ko to. Okay, kahit sa arrow ko, kunwari arrow yung ginamit ko, pwede rin tong poison gumagana. Okay, kumbaga pumapatong siya. So depende yan guys, ha. Sobrang daming jobs dito, madami kang skill na combination na pwedeng gawin. Again guys, level 15 crucial yan, and then syempre kailangan mo pa rin pumili kung anong gusto mo. Anyway, pwede mong reset yan kung gusto mo, pero alam ko meron tong pag ni-reset mo may requirement din, no. So hindi ka rin basta-basta pwedeng mag-reset, no. By the way guys, no, free to play mode tong ginagamit ko, ha. Naka free to play lang ako dito, pero nai-enjoy ko pa rin. Pero later on siguro, kahit mag-live stream tayo, papakita ko naman sa inyong method, no, para naman magkaroon tayo ng earning. Kasi nga play and earn pa rin to guys, no. So balik tayo dito sa city, no. Tapusin lang natin tong mga ibang itlog para mas mabilis tayo mag-level. Ay, guys, by the way, meron din tayong mga glider na ginagamit dito, no, para kung nasa matataas na lugar kayo. For example, dito kung may agdan yan, pwede nating i-maximize yan, no? So, nasa number 7. Pakita ko lang yung glider na. Ah, so pwede ka tumipad. Mag-glide tayo around this. Na mas mabilis tayo, no? Pwede ulit tayo.
sumubong. Patay tayo dyan. Yari tayo, hindi pwede mag-live. Sa baba tayo, hindi munti. Aroy ko. Aroy ko. 927 bawas. Bad trip na yan. O yan, check natin yung pangatlo. Apat na itlog yata yung kinawa natin, guys. Yung mga itlog ng heart ito eh. Ngayon lang na yan. Diba? Mas mabilis, shortcut. Yan yung pupunta natin. Nalagpas pa nga tayo. Break. Tama sa padir. Good. So ayun guys, no, kung bago ka lang din dito kay archeworld, hindi ka pa familiar, meron tayong mga overview niyan dito sa Buhok Gaming Channel. Anyway, double check niyo yung mga overview natin para at least no, makita niyo rin, baka mamaya ma-overwhelm kayo sa episode natin for today. Anyway, newbie friendly rin naman tong episode natin, more on straightforward content lang naman yung pinapakita ko sa inyo, no. Kumbaga, hindi na natin masyadong pinapa technical pa. And yes, madali naman kabisaduhin to si archeworld, madaling i-familiarize, pero yun nga guys, no, ang massive kasi nung open world ni archeworld. So, okay, ibig sabihin talagang ma-masterin mo to. Okay, ma-masterin mo yan, and at the same time, kailangan mo din kabisaduhin, no, yung mga mapa niya, kabisaduhin yung mga crafting niya, marami kasing crafting to. And then syempre, tulad na nabanggit ko, mas maganda kung kukunin mo muna yung mga early quests mo, okay, para makumpleto mo din yung mga item mo. Like nitong mount natin, nakuha din natin yung by doing quest. Itong, meron din tayong bangka. Okay, and then syempre yung glider, pag nasa mga matataas na lugar tayo, pwede rin nating magamit, no? Again guys, no, for more information about archeworld, please sumali kayo sa Twitter, mag-follow kayo sa Twitter page nila. Pwede rin kayo mag-follow sa Discord or even Telegram group para this one. Para mamaya may mga concern kayo kasi ang laki ng map guys, no, baka magandalito-lito kayo. May mga immediate concern, question kayo, pwede nyong sagutin or pwede kagad nila kayo masagot, okay? So anyway guys, right now naman, yung pinaka-importante rito, yung labor token na tinatawag natin. Kasi, for example, may nakuha tayong item, by default, naka-unidentified kasi yan. And then, to open this item, kailangan mo ng labor na token natin, okay? Which is nakukuha naman or binibigay yan pag nag-request tayo. Okay, so ganun lang naman siya. Kunin lang natin itong quest na to, nasa labo to. So anyway guys, no, sa mga iba nagtatanong, may concern itong game na to, is available pa lang sa PC, okay? Wala pa yung mobile device version dito. Pero I don't know kung magkakaroon sila ng mobile device case, ha? Kasi nga yung requirement dito sa game is medyo malaki-laki din. Pero kung PC naman yung gamit mo, hindi naman mahihirapan, no? Yung PC user dito. Kumbaga, comparing sa ibang available na laro ngayon, no, na grabe pagdating sa video card sa requirement, ito naman, hindi siya ganong kataas. Pero yun nga, kung i-convert siguro natin sa performance naman, pagdating sa cellphone or CP, medyo feeling ko kakapusin niyo yung cellphone, no? Not saying, no, na hindi kaya ng cellphone, since alam naman natin marami din namang magagandang graphics, no, na available sa mobile device. Pero hopefully, sooner or later dumating na rin yung mobile device na version. Alam nyo naman, mas convenient kasi, di ba, pag sa mobile device natin nilalaro yung mga games, alright? So ayun guys, no, by the way, na-mention ko, magkakaroon tayo ng live stream para dito kay archeworld. So samahan nyo ako guys pag nag-live stream tayo. Baka mamaya may mga concern, katanungan kayo, masagot kagad na rin while we playing archeworld. So anyway, sa mga gusto maglaro nitong archeworld, again guys, free to play yung archeworld. And okay, PC, Windows pa lang yung available. Okay, again, free to play, play and earn to. Okay, kikita ka rito while playing and may enjoy mo pa siya. Pero syempre, okay, kung gusto mo magkaroon ng mataas na earning potential, no, dito sa archeworld, kailangan mo pa rin bumili ng mga NFTs. Kailangan mo pa rin gawin yung mga mechanics naman para sa mga play to earn. And for more details, as mentioned, pwede kayo mag-join sa Twitter, pwede kayo mag-join din sa Discord or even Telegram page nila. So guys, again, sa darating na live stream natin for the archeworld, samahan nyo ako. And always remember, Buhok Gaming,
Love you all. See you again in my next video. Salamat! Mwah!